Bagsakan sa sparring ni Fajardo at Diagan at updates tungkol kay Casimero at paparating na duelo ni Shakur. Ito po ang ating pag-uusapan mga kadwelo, pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating munting sports channel. Maraming salamat po. Marami po mga kadwelo ang kumutya at tumawa sa inilabas na poster na to ng paparating na duelo sa pagitan ng 2 Division World Champion Shakur Sugar Stevenson at hard-hitting lightweight contender Edwin De Los Santos. May nagkomento na ang mukha raw ni Shakur sa nasabing poster ay parang si Sebastian Fundora. Well, sabi naman ng ilan, para raw siyang si Kevin Holland o si Bill Haney, na tatay ni Unified Lightweight Champion Devin The Dream Haney. Nalilink din kay Shakur in a future potential showdown. Kidding aside, most of the commenters are saying na gugulpihin lang ni Shakur si De Los Santos in road to a wide unanimous decision or a late round stoppage. Sabi ni Shakur, isusunod niya raw ang 3 Division World Champion former pound for pound king Hightech Vasyl Lomachenko after niya raw magulpi si Edwin. Although sa ngayon per Top Rank Promotions ang sinasabing ikakasa next for Loma ay ang duelo against former Unified Lightweight Champion George Cambosos Jr. Potential fight na pinaplanong ganapin sa Australia. Para naman sa isang Boxing News 24 author, isang malaking threat daw kay Shakur si De Los Santos dahil sa punching power nito. May current record si De Los Santos na 16 wins and 1 loss only with 14 knockouts. Magaganap na ang kanilang duelo sa November 16 sa T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada. Therefore, November 17 po yan mangyayari dito sa atin, Biyernes. Sa ibang banda, nagpasalamat naman po mga kadwelo ang ilang residente sa lugar o barangay na tinitirhan ng former 3 Division World Champion current WBO Global Super Bantamweight Champion General Cuadro Alas Casimero. Bigyan ng isang poster, tinupad daw ni Casimero ang pangako nitong bumili ng sasakyan, specifically isang multicab na pwedeng gamitin ng mga residente dun sa kanila in case of emergency or any other activity. Nabitawan din most likely na Casimero ang nasabing pangako dahil tumakbo last time ang tatay niya pagka barangay captain at nanalo. Basta sabi rin ng poster, si Cuadro Alas pa lang daw ang nakagawa nito sa kanilang lugar. Ito po ang ilang remarks ni Casimero mga kadwelo. Ayun, ito na yung napili namin para sa barangay natin doon sa Kabaliwan. Ayun. So, ingat kayo lahat dyan. At ayun, yung request nyo na magka-multicap na yung barangay natin. So, ito na, nabili ko na. At para po sa inyong lahat to, kung may mga emergency, ito, gagamitin nyo na. So, let's go. Uwi na tayo, geng-geng. Ayun, kung pinapromise ko sa barangay na bibili ako ng ano, para may service na mga emergency lang. Yung pang-emergency, kung may mga anak, kung may dadalhin sa hospital, kung ano man, so, for emergency, para sa barangay doon sa atin. Ganun tayo kalupit. Samantala, na-share na po natin last time mga kadwelo na nagkabasagan sa sparring ang former world title challenger na si Garin Diagan at current OPBF light flyweight champion the silent assassin Miel Fajardo. Matindi ang kanilang naging bakbakan mga kadwelo. And even as a minimum weight and light flyweight fighters, sa kanila mga nakaspar at 122 to 126 range, sila pa ang nakapagpabagsak ng mga mas malalaki pa sa kanila. Ito po ang ilang highlights ng kanilang sparring mga kadwelo kung saan pinabagsak nila ang junior featherweight and featherweight fighters. Seconds. Keep your guard. It's okay, it's okay. Take a minute. Hey, we're good. We're good. Take a minute, take a minute. Take a minute, take a minute. Time, time. Look.